So alam naman siguro ng lahat doon na nagbagyo ako, pero hindi ko nag-vlog kasi nga mainis ako sa lugar na bagyo na yan. Ang dami-dami kong pinuntahan ng mga gandang lugar doon sa bagyo, pero kung saan pa ako pauwi na, doon pa sinangit ng diputa na pine tree na yan ang drone ko. Hanggang pine tree. Sabi pa ng ate ko, nasangit yung drone dahil nagtinanga ako. No! Tanga ang pine tree. Alam niya dumaan ang drone ko, hindi man lang siya umiwas. Kaya sa vlog na ito, pagpasensyahan nyo na ha, kung hindi ko mabigyan ng justice kung gano'ng kaganda ba talaga ang bagyo. Dahil yun nga guys, sa sangit ng pine tree ang drone ko na hindi man ako nagandahan sa puno na pine tree ah. Bitter na. Pero kung katangahan na pag-uusapan, oh, wala pa rin mas natanga sa mga pasahero na ito na nagalipad pa aeroplano, tumatayo na sila oh. Alam mo na madali sa mga animal ganiman. So tama ang hinala ninyo noon na nagpunta ako ng Bagyo. Pag-uusapan natin kahit wala akong enough na clip. So nag-travel kami from Davao to Manila by plane. So plano namin na languyin ng ate ko. Kaya alam, wala man gusto magkisabay. Ah, boring man kung duwala kami. Ay, charot lang ha. So pagdating ko ng Manila, oh ayan, may sundo na ako, no? So actually, lima kami na nag-travel, no? Kaya lang sinundo nila ako sa terminal to kasi nga Philippine Airline ako. Yung iba ko naman makasama, o sinundo sila sa ibang terminal kasi ako laban maka-afford ng Philippine Airline. Yung iba ko kasama, mga piece of fare man afford nila. Ay, charot lang ha. Pero okay lang ang piece of fare, ha? So ayan, nag-bus kami from Manila to Baguio, no? Kasi nga, wala naman talagang direct flight to Baguio. Ay, diba? Siga, mata niya, no? First time yung nakakita ng tao na nag-bus pero naka-Birkin, no? Reporta! O, diba? Walang binatbat si Heart Evangelista, si Thailand Girl, ang kanyang Hermes, ginabas-bas niya na. Ano yung mahal ng Thailand Girl? So ayan guys, after 3 to 4 hours, dumating na kami ng bagyo, no? So pagmulat ng mata ko at nakita ko lang bagyo, sabi ko, ano to man, bukid na naman? So sa bakasyon na ito, oh, yan pala yung mga kasama ko, no? So pagdating naman sa bagyo, totoo naman pala talaga na malamig talaga sa bagyo. Pero na-disappoint lang ako ba? Kasi ang expectation ko, pag sa bagyo ka, sobrang lamig at sobrang daming fogs. Kasi nakita ko sa mga picture, ang bagyo punong-puno ng fogs na parang nagbabanggaan na ang mga tao. Pagdating ko doon, sabi ko, ito na ba ang bagyo? Parang nasultan ko darat, malangman din ako. Akala ko sa Mindanao pa ako. So yung doon kami sa Baguio guys, tumira kami sa transient na kaibigan ko, no? Kasi nagbook kami ng hotel. Kaya lang sabi nila, hindi daw talaga buo ang experience mo sa Baguio pag hindi ka nag-transient. Ang pinakauna na reality na nalaman ko doon guys, ang Baguio pala guys, hindi sila mahilig sa condo or yung mga apartment-apartment. Mahilig talaga sila sa transient. So ayan, pagdating namin doon, nag-prepare na mismo sila ng breakfast para sa amin, no? Nag-prepare sila ng itlog, ng mga soriso. Nasabi ko sa sarili ko, ano man itong i-prepare nila? Ah, meron man ito sa Davao? Demanding. So ayan guys, after namin kumain, oh, ayan na ikot-ikot na kami sa Baguio, no? Simulan na natin kung gaano ba talaga kaganda ang Baguio. So pinakauna talaga na napansin ko at nagustuhan ko sa Baguio, pag sa Baguio ha guys, anytime pwede kang lumabas at saka mag-ikot-ikot. Kasi pag nasa Baguio ka guys, walang pinipiling oras, no? Sobrang lamig talaga sa Baguio. At saka yung lamig niya guys, parang lamig talaga ng aircon. Ah, syempre, hindi naman ka makarelate kung ano lamig ng aircon. May aircon ka mo, ha? Charap so ayan, nag-upo-upo muna ako, no, kasi minakita ako na Amerika, nagandahan ako sa ilong niya. Kinumpare-compare ko ang ilong ko, kaya sabi ko, sino kaya na doktor ang gumawa ng ilong niya man? Magpa-schedule ko liwat. So ang pinakauna na pinuntahan ko dito guys, syempre ang pinakasikat nila na SM, na kung saan first time ko talaga guys, nakapunta ako sa isang mall guys, na kung saan wala talaga sila nag-aircon. So sobrang lamig sa Baguio guys, ang ginagawa nila, gina-open lang nila ang kanilang window at syempre ang kanilang door. Kaya lang guys, nakita ko kasi sa Facebook na ang SM ng Baguio nag-fogs-fogs, kaya pinuntahan ko talaga sa taas para makita. Pagdating ko doon, wala man ako fogs minakita, puro man mga chismusa ng mga igurot. Ay, charot lang ha. I love igurot. Pero maganda lang dito sa SM nila guys. Kasi pag wala fogs guys, ang makita mo ang buong beauty ng Baguio guys, na kung saan mga mountains na punong-puno ng mga bahay. At ang pinakarason kung bakit ako pumunta ng SM Baguio guys, kasi gusto ko talaga puntahan at ikman ang kanilang Starbucks Reserve. Yes, ibig sabihin ng Starbucks Reserve, ito yung mga iilan na Starbucks sa Pilipinas na may star. Di ba halos sa mga Starbucks wala man star. Sabi kasi nila, iba no talaga ang mga trabahante at syempre ang templa ng Starbucks na may star. Kaya ayun, tinikman ko talaga. Pagtikim ko, ah, normal na magyapon na meal niya. Parang wala man pinagbago. And after ko doon sa Starbucks, ayan, kumain muna kami ng ate ko, no, para makaproceed kami sa next destination namin. At ayan, nabigay sila sa akin ng dessert, no, na kung saan may nakalagay na Welcome to Baguio Thailand Girl. At syempre, naikot-ikot na rin ako sa SM, no, at dumaan ako sa brand ng nanay ko na Maldita.
Charot lang, hindi maldita ang nanay ko. So after namin doon sa SM, ayan, umikot-ikot na naman kami ng ate ko, no, na kung saan sabi nila dapat doon namin puntahan ang pinakasikat na simbahan dito. So ayan guys, pinuntahan ko ang pinakasikat nilang simbahan dito sa Baguio, ang tinatawag nila na Baguio Cathedral. Pero in fairness guys ha, maliit lang ang Baguio Cathedral, pero ang dami-daming tao ang pumupunta dito. O syempre sabihin nyo, ano naman ginagawa nila yung Thailand girl, bakit napakasikat yan? O syempre magsimba eh. Alangan naman mga anak, panakan ni Hao, Cathedral gani. Ni puta na pamangkot yan. After namin doon sa cathedral, o pumunta kami sa pinakasikat no dito na tinatawag nila na Botanical Garden. So personal ko na experience dito, hindi talaga ako na-impress at medyo hindi din ako nagandahan. Actually guys, ang dami-dami nilang flowers at magaganda ang mga flowers nila. Kaya lang para sa akin yung problema talaga nila, yung landscaping ng mga flowers nila at mga halaman nila. Kasi overall, pag tingnan mo talaga in person, para lang talaga siyang park, pero napakadami nilang flowers at magaganda ang mga flowers nila. So after ko magtingin-tingin ng mga flowers nila, sabi nila sa akin, hindi na talaga kompleto ang bakasyon mo sa Baguio pag hindi ka magsuot ng mga damit ng mga igurot. Kaya ayun guys, sinubukan ko din suotin, no? Pero si isip ko, wow, mantana na damit ito. Sobrang lamig sa Baguio, ito pa talaga naisip na suotin ng mga igurot? Saan mo ito na utak sa mga igurot sinima? Grabe na damit ito. So ayun guys, habang naikot-ikot ako, dala itong damit na igurot, may mga sumisigaw na, hala, may native na igurot. Kaya sabi ko, hoy, hindi ako igurot, ilunggo ako. Mga diputang. So after namin doon, dumiretso kami sa pinakasikat na kainan dito, no, na dapat subukan daw talaga ang tinatawag na kanto. Pero in fairness, ha, napakasarap na mga pagkain nila dito. At syempre, ang pinakagusto ko dito, yung ice cream nila. So after namin kumain, hindi talaga kami natulog. Nagdiretso pa kami sa ukay-ukayan. Kasi nga ang Baguio guys, sikat talaga sila pagdating sa ukay-ukay. Pero alam nyo ba guys, na ukay-ukayan sa Baguio ay iba talaga sa ukay-ukayan dito sa Pilipinas. Diba sa ibang ukay-ukayan, nag-open sila 8 sa umaga hasta maggabi. Dito sa Baguio guys, nag-open ang ukay-ukay nila at 9 PM ng gabi. Yes, tama ang narinig ninyo. 9 PM sila nag-open guys ng gabi. Tapos alam nyo ba guys, hanggat hindi yan siya guys 9 PM, wala ka makikita na kahit na isa na mag-open ang ukay-ukayan niya dyan. So yan guys, kung nakita ninyo, nag-prepare sila, no, pero kahit na isa, wala tayo makikita na nag-open, no, kasi nga hindi pa 9 PM. Actually, ang mga igurot talaga guys, kilala talaga ang mga tao na yan bilang isang disiplinado na lahi. Tapos ayan guys, nagpito na, o ayan, kung nakita ninyo, sabay-sabay sila na nag-open ng kanilang mga ukay-ukayan. Ganun sila kadisiplinado guys. Alam nyo guys, personally, pag makita nyo sila, grabe, nakaka-proud talaga sa sarili guys. Kasi parang maisip mo na may lahi din pala ang mga Pilipino na disiplinado, no? Kasi sa lugar namin, wala na disiplina ang mga tao. One time, mag-disiplina ng teacher ang estudyante, ah. Kinaumagahan, kipabarangay siya. Kaya natakot na kami magdisiplina ng mga kabataan. So ayan na guys, nag-ikot-ikot kami para mag-ukay-ukay, no, ang dami naming nabili. Sa second day naman guys, maaga pa talaga kami gumising, no, at syempre may sakyan na kami, no, na provided ni Mamaya. Thank you so much. Kasi ang plano namin guys, ikutin talaga namin this day lahat ng dapat na ikutin dito sa Baguio at syempre mga karatig nito ng mga lugar. So ang pinakauna na pinuntahan namin, ito tinatawag nila na Tublay, na kung saan dito guys makita mo talaga ang whole Baguio, talaga mga bukid nito. So ang pinakauna na talaga na lugar na pinuntahan namin, no, is hindi yung sa Baguio City, kundi ang mga sikat na lugar na karatig ng Baguio City. So ang pinakauna, pinuntahan namin itong Northern Homes dito sa Atok. Ang Atok guys ay hindi na party ng Baguio. Yung nasabi sa akin ha, or pwede na siya maging party ng Baguio, or basta narinig ko lang talaga siya, baka i-bash nyo ako ba na mali-mali mga information ko. Kayo na lang magdesisyon, ha? Basta nangapil ako din. After namin mag-coffee guys, ayan, kumain na rin kami dito, no, kasi in preparation sa next destination namin. Pero itong lugar na ito, maganda talaga siya, ha? Kaya lang guys, sobrang layo talaga ito sa Baguio. Tapos yung daanan mo from Baguio papunta dito sa Atok, grabe talaga siya kaliko-liko guys. As in literal talaga na liko-liko, tatalunin niya pa talaga yung bukid nun. Tapos kasi sa Baguio guys, 2 lanes lang kasi sila, kaya medyo scary kasi ang bilis talaga ng mga igurot pagpatakbo. Tapos doon, meron din sila maliit na museum, no, na kung saan nag-check-check din ako, no. Kaya yun, pag-check ko, sabi ko, ah, ganito pa na talaga ang mukha ng mga igurot. Hoy, wala akong sinasabi na mali, ha? So after namin doon sa Atok, sinabihan kami na mapunta kami sa Benguet, no? Kasi daw, maganda daw talaga na destination ang Benguet. Kaya yung sabi ko sa kanila, una na pinuntahan natin Atok, pangalawa Benguet, bakit pa tayo nagpabagyo? Mga uli anon, masuri mga sumay. Pagdating namin doon sa Benguet guys, ang una na pinatikim sa amin ay ang ice cream. Kasi ang Benguet guys, napakasikat nila pagdating sa strawberry. Kaya ang tinikman namin dito is strawberry ice cream. So nakita ninyo, no, para nag-aaway-away pa kami kasi na-shock ako. Tag 50 ang ice cream nila. Tinalo pang select.
taas ang mga animal. Pero alam nyo guys, in person, pag makita mo talaga ang binggit, as in, mamangha ka talaga. Alam nyo ba guys, na ang binggit ay sikat pa natin sa strawberry. Kasi dito talaga is tinatanim ang mga strawberry at syempre mga gulay. Tulad lamang ng mga repolyo. Tapos base doon sa nakita ko guys, ang binggit guys ay parang napapalibutan talaga siya ng mga mountains. Na kung saan, sa gitna guys, kapatagan siya na kung saan doon tinatanim ang mga repolyo at mga strawberry at mga gulay nila. Pero as in guys, in person, pag makita mo talaga, sobrang lapad talaga ng taniman nila. Kaya sikat talaga sila. Pero ang pinakasikat talaga sa binggit guys, syempre ang strawberry. Na kung saan, ang mga tourist guys, pinupuntahan talaga nila dito para makita talaga ang strawberry. Kasi iba daw talaga ang strawberry ng binggit. At syempre, dahil nandito na tayo, ayan, sinubukan ko talaga no, kung ano yung feeling na mag-pick-pick ka ng mga strawberry. Kaya ayun guys, sinubukan ko talaga no, nagbayad talaga ako para makapick lang talaga ako ng strawberry in person. Pero alam nyo, sobrang sarap talaga sa feeling. Kasi childhood dream ko talaga ang mag-pick ng strawberry. At syempre, ang binggit guys, sikat din sila pa natin sa mga pasalubong no. Kaya lang, hindi ko maintindihan, ano man tana itong binggit na magawa sila ng kitchen-kitchen, mga utin-utin tana ni ilaw. Mga dalok-dalok masuri sila sa utin. So after namin doon sa binggit guys, ay bumalik na naman kami doon sa Baguio no, na kung saan pinuntahan namin ay isa sa pinakasikat na destination, ang tinatawag na Igorot Stone Kingdom. At syempre pagpasok namin, sinubukan namin ang pinakasikat dito na tinatawag nila na Strawberry Tahoe. So ayan guys, pumasok kami no para tingnan talaga kung ano ba talaga itsura nitong Stone Kingdom na ito. At syempre dahil nandito tayo sa Baguio, nagsuot-suot na naman ako ng Igorot. So para naman sa akin, itong Igorot Stone Kingdom napaka-impressive kasi guys, coated talaga siya ng mga bato-bato dito guys. Kahit saan mo ilangin ang mga mata mo, puro talaga siya mga bato. Pero syempre, ayan, kinuhaan ko talaga no, kung ano ba talaga ang tunay na itsura nitong Stone Kingdom no, para makita din ninyo. Kasi alam ko naman halos sa mga followers ko, lubog man sa utang. Oh, syempre, hindi na ka mo makapabagyo eh. Hindi ka din ka mo makabayad sa mga utang nyo. So ayan, habang nag-ikot-ikot ang tourist, na shock sila. Sabi nila, hala, bakit may manika na igurot din eh? Manika na Igorot ni puta. Kaya lang guys, dito sa Igorot Stone Kingdom guys, puro lang talaga siya bato. Impressive siya kasi coated siya ng mga bato. Pero pagdating mo dito, wala nang ibang makita ang mga mata mo. Puro lang talaga siya bato. Kaya medyo madali ka lang ma-board dito. Kasi halos sa makita mo, puro lang mga bato. Tulad dito, sarap batuhin itong mga nagadaan-daan nagabidyo. Tapro. Pero overall, happy talaga ako no, dito sa Stone Kingdom. Kasi nga kung first timer ka, ma-impress ka talaga. Hala, akig lagi na siya. Bakit ka galit? Nagka-selfie-selfie laban ko din rin. O sige, mali na lang ko eh. At saka ba, nag-ikot-ikot ako guys, binakita din ako na ganito. O ano, kaya nyo yan? Kaya nyo gawin yan. At syempre, before kami umalis, ayan, nag-wish-wish mo na kami ng ate ko. Kaya ayan, nag-wish ako na sana lahat ng mga followers ko ay mabigyan ng blessing katulad sa blessings na meron ako. Kaya lang guys, parang minarinig ako na bumulong galing doon sa balon. Sabi niya, i-share mo ang blessing mo eh. Kasi sabi ko eh, balat inyo daw. Hindi, takot mag-share. O ayan, piso para sa iyo oh. Mga mali-mali, mga response mo. At syempre guys, pag pumunta ka ng Baguio, hindi talaga kompleto ang bakasyon mo pag hindi mo tinikman ang pagkain ng mga Igorot. So ayan guys, tinikman namin ng ate ko no, at nalaman ko talaga na ang pagkain pala ng Igorot ay hindi malayo sa pagkain ng mga Ilonggo. Kasi guys, natikman ko talaga, sobrang sarap talaga ng pagkain ng mga Igorot. Kasi yung taste guys, hindi talaga siya gitipid. Tapos yung pagkain pala ng Igorot guys, mga malalasa pala. So ayan guys, napakarami mga pagkain talaga ng mga Igorot na sinubukan namin no. At doon ko din nalaman na ang mga Igorot pala guys, bukod sa mahilig talaga sila gumawa ng sarili nilang version ng mga pagkain, mahihilig din pala sila sa mga sabaw. Ah, syempre sabihin nyo, saan naman ang lugar na yan, Thailand girl, pala dyan kami kakain, no? Hindi ko na sinabi, hindi man ito endorsement. Alangan naman na sabihin ko ang pangalan ng restaurant na kinainan namin na pinabayad, Manila ako. Happy sila eh. At sabi nila, hindi daw kompleto ang pabagyo mapag hindi ka pumunta sa dimension daw nila nga tourist spot dito. Kaya ayun, pinuntahan namin, pero bao, ang sarap dapalin ang nagsabi nito. Ah. Paano naging tourist spot itong dimension na ito, mansion eh? Na mas maganda pa man bahay ko dito. Paano ito naging tourist spot? So after namin doon, ayan, naglakad-lakad muna kami sa mga pine tree, no? Kasi napakaraming pine tree talaga sa Baguio, guys. Ayan, naglakad-lakad kami kasi pupuntahan namin yung lugar na sinasabi nila na hindi daw talaga kompleto ang pabagyo mo pag hindi mo napuntahan ang lugar na ito. Ito naman, guys, ay makikita mo sa La Trinidad at tinatawag nila na colorful houses. So personally, guys, yung nakita ko ito, ito lamang sabi ko, na-impress talaga ako dito. As in, sobrang ganda para sa akin, ha? Kasi ang lugar na ito, guys, hindi naman siya government-owned. Actually, mga bahay-bahay lang ito ng mga normal ng mga tao na kung saan di kulayan nila, pero grabe in person, maganda talaga tingnan. Basta dito na part guys, na impress talaga ako kasi napakaraming tao, napakaraming mga bahay na kung saan paano nila di kulayan nino. Basta ako guys, nagandahan talaga ako. Kung hindi kayo nagandahan, oh, wala akong pakialam, vlog ko ni, oh, kamo adjust.
Basta na-impress talaga ako. At syempre, before natapos ang araw, no, pumunta kami sa lugar na kung saan makita mo talaga ang whole lot Trinidad. So, syempre, oh, ayan, ipakita ko sa inyo, ha. So, actually, mga animal ka mo, oh, ito yung dahilan kung bakit nawala yung drone ko kasi pangarap ko talaga na ipakita sa mga viewers so kung ano ba talaga ang tunay na beauty ng lot Trinidad. Kaya kahit lobat na ang drone ko, sabi ko, if I can, you can. So, fly high. So, ayun, nahulog ang animal. Hindi niya kinaya. So ayan, dahil stress ako dito na part, oh, awitan lo kayo habang pinapakita ko ang La Trinidad. Sa tuwing nakikitang magkasama na tayo. Uy, baka mabash ako. So ayan guys, ito na yung pang third day namin na kung saan ito yung last day namin dito sa Baguio. So ito na yung day na kung saan nag-rest ako kasi nga nasabit na ng pine tree ang drone ko. Di puta, hindi pa yung tree na bagyo. So ayan, habang nag-coffee kami, sabi ko sa assistant ko, ayan, videohan kita, nag-coffee-coffee ka. Sabi ko, ilumin mo ang coffee, hindi paglantawa. Duhangag ako na. Sa last day namin, oh, pinuntahan namin ang tinatawag nila dito na Mines View, no, na ba, bukid na naman. Daw unggoy na to si Ne. At syempre, sumakay din ako dito sa kabayo-kabayo na colorful, no? Nang hindi ko maintindihan, no? Pa-picture ka lang sa kabayo, no? 50 pesos na ang bayad mo ba? Sobra pa sa artista ng kabayo niya. So syempre, doon sa Mines View, guys, doon na rin ang mga pasalubog ng mga pagkain, no? Na kung saan bumili din kami. Binilhan namin na pasalubog ang mga kamag-anak namin na alam namin na 3 days na kami sa Baguio. So 3 days tinagasiga ang mga mata nila sa inggit kaya hindi ba sila makapabagyo. Ayan, pasalubong na lang ha. So habang nag-ikot-ikot ako, binakita ako na ganito. Okay, sabi ko, hala, gusto ko lagi ito ay matambok-tambok lagi niya siya. Kinagabihan naman pag-uwi namin, ayan, may pakain, no, may pa-cater dito ang pamilya ni Mamaya. Kaya ayan, no, napakasarap na talaga sa feeling, guys, no, na kahit sa Baguio, may mga followers ako, tapos nagpa-cater pa sila, napakain pa sila. Tapos alam nyo ba, guys, na sa transient pa ni Mamaya ako nag-stay, tapos lahat ng tour ko libre pa. Ito pa ha, lahat na gastusin ko sa bus from Manila to Baguio, binayaran pa ni Mamaya. Kaya Mamaya, maraming salamat talaga sa experience dito sa Baguio, ha. O sana, nilibre mo na lang pati airplane ko. Grabe naman. At before kami natapos, guys, pumunta din kami dito sa Camp Hamhay, no, na kung saan dito kami nag-tiktok-tiktok, no, na Hambi na dode, Hambi na dode, o sige na. Pumunta pala kami dito sa Camp Hamhay, no, kasi nga napakasikat dito yung restaurant na kinaina namin. Hindi ko alam, no, hindi ko na ma-remember kung ano yung pangalan ng restaurant, basta masarap talaga dito, guys, o kayo na mag-adjust. So after namin sa Baguio, ayan, dumiretso kami ng one day sa BGC, no, para ma-experience talaga namin yung BGC na yan. At para makita ko talaga, no, at malaban ko kung bakit pinag-aagawan ito ng Taguig at Makati man. Pero in fairness, guys, sobrang ganda talaga at sobrang expensive talaga ng BGC. Kaya sa mga followers ko na above minimum lang ang sweldo, oh, tignan nyo na lang ang video na to. Huwag na kayo mag-BGC. Manood na lang kayo ng video. Actually, pumunta ako sa BGC, syempre given na yan, magkain-kain ka, mag-shopping-shopping ka. Pero ang purpose ko talaga dito is pumunta ako ng BGC kasi pangarap ko talaga yung sapatos na green na Nike na wala na sa Davao. At syempre, dahil nakabili ako ng green na Nike, o bumili din ako ng Jordan. Oh, ingit kayo, no? Sumiga, matayo yun na laman yun na bumili ako ng Jordan, no? Kasi mga sapatos, yung mga ingitera kayo, o ayan, mga fake. May sapatos, pero fake na mga brand, tulad lamang ng Nike or Adidasi. Oh, sige na, I love my life. Hello everyone! So ayan guys, marami mga influencer na nagka-challenge sa akin dito sa Philbos. So sabi nila, naglaro daw sila dito, nagkaroon daw sila ng mga cellphone, ng mga TV. O tingnan natin, totoo talaga to. O ngayon, ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. O, o subukan natin guys ha. So una, maglaro na daw tayo dito sa tinatawag nila na ano to? Ayan, Mines. Palagay natin dito is... Paano man to man? O 10 pa lang? O, di ba naging 20? O, ngayon guys, gawin, lakihan natin. O, lagay natin 1,000. Kasi marami tayong pera, abi. Bet natin 1,000. O. Kailangan guys, wala kami na pindot na bomba, ha? Pag napindot, tatapyungon, taka, o. O, pang iPhone 15. O, last. O, di ba naging 1,000? Di po, gamali ka challenge. O, ayan. 1,000 pa naman. 1,000. O, bet 1,000. O, one more. O, bakit wala ko binapindot na bomba man? O, isa pa. O, one more. O. O, di ba? Cash out. O, gawin natin 2,000, be. 2,000 natin, be. O, 2,000, o. O, di ba? Isa pa. O, isa pa. Isa pa. Puta, tira na. Oh, one more guys, one more. Oh, isa pa. 2,000 yun ha. Oh, one more.
Oh, 1,000 na. Sino talaga nag-una-una lang challenge na ito, man? So, ayan, guys. So, nakita ninyo ang pera natin na 13,000 naging 17,000 o ganun lang kadali. Pero, syempre, kasi nga gina-challenge ako at syempre may pera ako ng konti. O, sa lahat ng gusto maglaro, ilalagay ko ang kanilang link sa comment section. Pero, guys, again, baka naswertehan na talaga ako kaya wala mga bomba, no? O, kayo, guys, hindi ibig sabihin na maswerte ako, maswerte din kayo. O, careful sa paglaro at hindi ito pwede sa mga bata. At, syempre, kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera, hindi na pambigas-bigas na laro nyo pa. O ayan, o, maglaro pa ako ha, kasi iPhone 15 eh.